Mga mambabatas, ang aking advice, gumagawa kayo ng batas, pag-aralan naman ang batas. Kailangan ipapatunayan nila na yung ginagawa nila is consistent with the Constitution. Magandang araw at inalmahan ng dalawang abogado ng Isiminay. Ito nga si Attorney Harry Rocky at ito si Attorney Tolentino ang ginagawang panggigisa sa kanila dito sa House of Representatives. At mukhang hindi pa umano na kontento itong mga kongresista na may suspension na itong Isiminay at ang kanilang programa. At ngayon ay ginagawa nila ay nagpaparating na lang sila ng impormasyon at balita kung ano-ano mang magandang programa sa online platform, sa social media. Abay, gusto pa namang ipasara or ipatanggal ng ilang miyembro ng mga kabayan. Kaya nga naman inalmahan ito. At mukhang hindi umano ito nakasunod sa ating saligang batas. At aminado nga mga kababayan po natin ang NTC na hindi na nila saklaw itong online platform. Ngunit itong Sir Raul Manuel ay gustong-gusto pa nga talaga na pakialaman ng NTC itong online platform ngayon ng Isiminay. At ayon nga kay Attorney Tolentino na kailangan umano nila patunayan ang kanyang tinutukoy itong mga kongresista na ang kanilang ginagawa ay consistent with the Constitution. So, ibig sabihin, dapat nakabase umano sa ating Constitution. E di, kung hindi nakabase at gumagawa lamang sila ng kanilang sariling batas, sariling rules, mga kababayan po natin, abay unconstitutional umano. Kaya kung si Attorney Harry Rocky, dapat umano ay pag-aralan din ng mga kongresista ang ginagawa nilang batas. Naku po, mga kababayan po natin, nakakahiya naman na kung sino pa ang gumagawa ng batas ay hindi marunong sumunod sa batas na kanilang ginagawa. Ano po ang mangyayari ngayon dito sa Isiminay kung ang kanilang social media platform ay tuluyan ng maisasara at ang kanilang mga programa ay tuluyan ng maididelete or madidisable sa Facebook, YouTube at ibang social media platform pa, mga kababayan? Kailangan ipapatunayan nila na yung ginagawa nila is consistent with the Constitution. Kung hindi nila mapapatunayan yan, the presumption will prevail. And that presumption is yung kanilang ginagawa are unconstitutional. Mga mambabatas, ang aking advice, gumagawa kayo ng batas, pag-aralan naman ang batas. Naintindihan ko na hindi naman kwalifikasyon ang pagiging abogado para maging mambabatas. Yan ang sagot ni Attorney Harry Roque sa mga makakaliwang mambabatas na nais ring isulong ang pagpapatanggal sa social media ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ako po ay tumayo sa Supreme Court para argue na yung takedown na wala pong judicial intervention ay labag po sa saligang batas. Kaya nga po yung provision ng Cyber Crimes Act na merong unilateral takedown ay napawalang bisa po ng ating Korte Suprema. Ang limitasyon dyan ay kung merong clear and present danger na may karapatan ng Estado na pigilin. So, ang tanong natin, ang mga tanong sa mga House Speaker, kung tama ba na ang impormasyon na bilyones ang nagastos na sa pagbabiyahe, yan ba ay merong clear and present danger? Meron bang banta na magpapatayan ng Pilipino kung yan ay totoo? O yan ba ay isang tanong na po pwedeng itanong dahil kasama sa karapatan ng media ang impormasyon pagdating sa kanilang pang-araw-araw na buhay at siyempre kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno? Wala sa pulpa ng binuo ang... So mga kababayan po natin, actually yan, dyan talaga nagsimula kung bakit ipinatawag itong Isiminay, ano? Sa pagtanong nga ni Kaeri kung totoo nga ba na 1.8 billion umano ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Kalaunan ay nabulgar na mahigit pala 2 billion ang kanilang nakalaang budget para sa travel ng House of Representatives. At itong mga makaliwang grupo naman umano, mga kababayan po natin, nakita naman na ang kanilang sinusuportahan, itong grupo nga ng makakaliwa, itong mga aktivista, bakit hindi pa umano umamin na sila ay miyembro nitong makakaliwa at taga-suporta, nagbibigay ng supply. Yan kasi ang nagiging programa dito sa Isiminay at sinasabi nila na kapag nabanggit ang mga ganitong bagay, ay sinasabi nila na pinifake nyo sila, nire-rentag sila nitong Isiminay. At dahil hindi nila kayang pigilan, mga kababayan po natin, at dahil nagkakaroon pa rin ng programa sa online itong Isiminay, ngayon gusto nila talaga na maipasara naman itong online platform, YouTube at Facebook, dahil yan ang malakas
Yan ang gustong ipasara ngayon na naman nitong si Franz Castro, Arlene Rosas, at itong si Raul Manuel. Minsan okay naman sila eh, pero dito sa Isimila hindi natin maintindihan kung bakit gano'n na lang ang kanilang sobrang galit kay Pastor Kivoloy na gusto nila ngayon mag-attend at pinasabpina nila. Programang Laban Kasamang Bayan at nanindigan sila Pastor Kivoloy at ang SMNI na tuligsain labanan ang CPP, NPA, NDF at lahat na mapangwasak nilang mga ginagawa, recruitment, pangungutong, panununog, pangbubomba at na mga front organizations at mga grupong ginagamit nila for infiltration sa urban areas including inside the government, in Congress, and in abroad in the church among others. Malinaw po na tinarget na ng CPP, NPA, NDF ang SMNI at ang Laban Kasamang Bayan. Before pa po ang kanilang successful tactical political alliance with the group of Speaker Martin Romualdez through the party list and their urban organizations like Bayan and party list nila. Attorney Mark, gaano kamapang abuso na binigyan sila ng plataporma at otoridad sa loob ng Kongreso upang saklawin ang mga bagay na lagpas na sa batas at sa kapangyarihan ng Kongreso at bumabangga sa mga pundamental na karapatan ng mamamayan? And yet, parang hari itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Raul Manuel, Arlene Brosas at Franz Castro during the hearing na kinokonsente ng mga congressman na kagaya nila Pimentel Tambunting at nila Paduano. What is your reaction to that bilang isang tagapagtanggol ng mga karapatan at nag-aaral ng batas, brother? Yung ginagawa kasi nila, they're exercising yung tinatawag na legislative investigation. Okay. So ano yung tinatawag na legislative investigation? May mga limitasyon ang legislative investigation. Okay. Number one, it should be in aid of legislation. Ibig sabihin, dapat may planos lang batas na gagawin in aid of legislation. Kailangan it must be in accordance with an established rules and regulation. And third, kailangan respetuhin ang mga bisita na pupunta doon. Mm-hmm. And lastly, kailangan yung gagawin nila should be consistent with the provision of the Constitution and the Bill of Rights. Correct. Ang tanong dyan, yung ginagawa nila, is it consistent with the provision of the Constitution? Particularly, Franco, particularly yung tinatawag na freedom of press and freedom of expression. Mm. Ang freedom of press and freedom of expression, ang Pilipinas is a democratic and republican country. Ang ibig sabihin doon, ang freedom of press and freedom of expression is one of the highest, highly protected constitutional right ng ating gobyerno. Mm. Ang ibig sabihin doon, in case may conflict, may conflict na batas, may conflict na decision ng government agency, resolution ng government agency na in conflict or will affect freedom of press, freedom of expression, that government law, rules and regulation, decision are presumed unconstitutional. Ibig sabihin, kailangan ipapatunayan nila na yung ginagawa nila is consistent with the Constitution. Kung hindi nila mapapatunayan yan, the presumption will prevail. And that presumption is yung kanilang ginagawa are unconstitutional. Is that a Supreme Court jurisprudence? Supreme Court jurisprudence yan. Right. That's why yung isang congressman, sabi nila, na iba din yung interpretation ko, hindi naman siya abogado. Si Pimentel ito. Oh yes, kababayan ko yan. Question, attorney. So, oh, yeah. You said that, no? So, this is a law that takes precedence. It does this higher, in the hierarchy of laws, di ba? Why is it then na ganito ang nangyayari sa SMNI? What does that say about the Marcos administration? Bakit nangyayari ito? I think nakalimutan nila ang konsepto ng freedom of press, freedom of expression, ang tinatawag also na democratic and republican government. Mm. Kailangan natin explain yan kasi yung purpose ng investigation na yun, gustong tanggalin ang social media. Gustong tanggalin, tinanggal na nila yung TV, yung radio, overkill lang eh. Gusto pa nilang... Grabe ang nangyari, ano, mga kababayan po natin. Overkill na nga umano, itong Isiminay, gusto pa nilang tanggalin itong online platform. At mukhang hindi nagre-react itong si Pangulong Marcos. At alam naman po natin, at dahil dito natin ang subaybayan, ang kanilang mga coverage noong election kay Pangulong Marcos. So malaki ang tulong talaga nitong Isiminay sa ating Pangulo, mga kababayan po natin. Kung utang na loob lang ang pag-uusapan, napakalaki po dahil dito nagkakaroon ng mga exclusive interview si Pangulong Marcos. Dahil sa ibang mainstream media ay hindi siya binibigyan ng importansya. Si Lini po ang binibigyan ng importansya. So dito, binibigyan siya ng importansya at ipinaglalaban siya ng ilang mga host
dito sa Isiminay, nagkakaroon siya ng exclusive ng mga interview. Pero sa ngayon, nakikita po natin, walang pakialam itong si Pangulong Marcos at hindi pinapansin. So ngayon, nagsulat na nga sa Office of the President itong Isiminay, yan ang ating inaantay. Kasi dyan po magre-reflect kung ano po ang pananaw ni Pangulong Marcos sa ilalabas na decision ng Office of the President. So dyan po magkakaalaman, mga kababayan po natin. At dyan na rin makapag-conclude itong Isiminay kung mayroon ba silang kahalagahan dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos o talagang wala na. Pag pinapaubaya na sila sa mga kongresista na ngayon patuloy po sila na umano'y ginigipit at gustong busalan. Tanggalin pati social media na yung radio and TV, actually in violation yan ng due process. Bakit? Hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ang tanong, nagpaliwanag ba kami doon sa Congress? Yung pagpaliwanag namin sa Congress, in aid of legislation, hindi doon kagaya ng korte o yung mga quasi-judicial bodies like MTRCB or NTC na mag-submit kami ng ebidensya, mag-submit tayo ng position paper, mag-argue tayo doon based on evidence per evidence, based on rules per rules. Hindi yung patapangan lang, patakasan ng ihi doon sa Kongreso. So yun ang nangyari doon. Kasi ang Kongreso, hindi yan piskal. They have no prosecutory power. Hindi yan mga huwes na mag-decide. Hindi yan trial court na mag-gather ng ebidensya and they will decide based on evidence. That's why nag-argue kami doon, I think yung isang party list doon, One Rider. Si Gutierrez. They were arguing yung tinatawag na what is the concept of a franchise. Sabi nila, franchise is a prevalence. Tama naman sila. Franchise is a prevalence. Discretionary nila yan na ibigay ang prangkisa. But pag patay na ang prangkisa, ibig sabihin, wala nang visa, i-renew ang prangkisa, privilegio yan. Like yung ginagawa sa ABS-CBN, privilegio yan kasi nga expired na, paso na, i-renew. Privilegio yan ng Congress. But pag ang prangkisa, may term na 25 years, may term na 20 years, hindi yan basta-basta natanggalin. Because a franchise na during its term is considered a proprietary right. Which means up to 2044, valid at legal ang franchise natin. It is a proprietary right. Kung gusto nilang tanggalin, they should comply the due process clause ng ating salita. Which means they have to go to the court. Dalawang klase ang due process. Okay. May tinatawag. Yan po mga kababayan po natin. Ha? Nilinaw po ni Attorney Mark Tolentino, napakagaling na abogado nitong Isiminay, na dapat idaan umano sa tamang proseso kung talagang gusto nilang tanggalan ng prangkisa itong Isiminay. So abangan po natin mga kababayan kasi mahaba-habang discussion at proseso pa ito. At ang pagkakaalam ko, mayroon pang mangyayaring pagdinig muli dito sa House of Representatives, lalo na ipinasampina nila itong si Pastor Apolo Quiboloy. At kung hindi umano dadalo, ay ipapaaresto na umano ng House of Representatives. So maganda-ganda ito mga kababayan po natin. Eh dito kasi magkakaalaman kung ano po ang opinion, legal na opinion siyempre, legal na opinion ni Pangulong Marcos pagdating sa usapan ng prangkisa ng Isiminay. Antayin po natin yung pag-reply ng Office of the President. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong opinion sa looben patungkol sa issue ito? Mukhang nang-aabuso na ba o abusado na ba itong House of Representatives sa kanilang ginagawang panggigipit dito sa Isiminay? So sagot nyo po, komento nyo po, huwag kalimutan mag-iwan para malaman po natin at mabasa kung ano po ang komento ng taong bayan. So maraming salamat po.